Kuwait and Philippines. Hello, Middle East and hello, world. I'm Miss Rochelle from ICC Kuwait at ngayon kasama ko po yung isa sa estudyante namin na nakatapos na sa Computer Secretarial Course. Ayan. So, ma'am, pakilala niyo po yung sarili niyo sa mga manonood po natin. Hi, good afternoon everyone. My name is Carla May. Ayan. So, ilang taon ka na dito sa Kuwait, ma'am, nagtatrabaho po? I'm here 7 years. 7 years. Paano naman yung trabaho niyo po dito sa Kuwait, ma'am? Mahirap. Kasi dito ako hindi ako nakikita. Medyo mahirap pero kaya. Nakaya naman. Yes, so, paano mo siya naisipan na mag-enroll dito sa Computer Secretarial Course po? Nakita ko kasi ito sa Facebook. Kasi may day off ako, so nakikita ko siya. Dito may mga nagbibigay ng flyers. Tapos chine ko siya sa Facebook. Nakita ko medyo maraming Pilipinong nag-join dito. Kaya nag-enroll na. Yes. So, paano mo siya, ma'am, na-manage yung pag-aaral mo at the same time yung pagtatrabaho? Kasi syempre, di ba, may trabaho ka na mas priority mo. Paano mo siya na-handle? Yes po. Time management lang po. Tsaka, tsaga. Tsaga lang talaga. Tsaka, dapat masipag tayo. Kasi, lalo na sa trabaho ko, sa bahay ako, mahirap kasi, iba kasi talaga ang amo natin. Pero, ano lang talaga, pagka willing ka kasi talaga, kakayanin mo talaga. Yes. Eh. Time walang management talaga, lang po. Sabi nga nila, walang, ano yun, marami, ano yun, maraming dahilan, may paraan. Pag gusto, kung gusto paraan. Mo, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun, tama ka, Ma'am Buds. Yes po. Yun, so yun talaga yun, no? So, kailangan mo lang talaga na maging determinado para ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve. Yes po. Tsaka, masasabi ko lang din, no, sa mga kapwa ko, DH na nag-aaral dito. Mm-hmm. Kahit mag-aaral po tayo, huwag natin pabayaan yung trabaho natin kasi chance na natin yun pag binigyan tayo ng day off ng amo natin, mm-hmm, gamitin natin sa pag-aaral kasi sayang yung opportunity. So, basta huwag natin pabayaan yung trabaho para hindi po magbago yung amo natin. Okay, yun. Mm-hmm. So, kailangan lang talaga natin maging focus sa priority natin. Yes po. Ayan. So far, ngayon ma'am, tapos ka na sa Computer Secretarial Course. Ano po yung natutunan niyo po, ma'am, sa pag-aaral niyo dito sa Computer Secretarial Course? Nako, marami. Natutunan ko ng gumamit ng computer, mag-typing, mag-encode, mag-editing. Mm-hmm. Marami akong natutunan. Yes. Yeah. So, bago ka ba nag-enroll mo sa... Dati wala akong alam eh. Wala kang alam talaga nung pag-enroll mo pa lang sa Computer Secretarial kasi hindi naman zero. Hindi naman ako nag-ano ng course before. So, pero at least ngayon, marunong ka na sa typing data entry, sa Microsoft Word. Digital literacy. Oh yes, sa Microsoft Excel, sa PowerPoint. Lalo na sa PowerPoint, no? Kasi medyo mas ano talaga yung PowerPoint. Saka yan ang mas kailangan sa panahon ngayon eh. Oo, lalo na pag gagawa ka ng presentation, di ba? So, pwede ka nang mag-submit ng presentation mo sa ano mo, sa journey mo bilang isang estudyante sa Computer Secretarial. Yes, kasi alam mo na, di ba? So, yun, ano yung magiging, ano mo, message mo sa lahat ng mga kapwa OFW natin na gusto din nila na mag-aral dito sa ICC or gusto nila mag-enhance ng kanilang skills? Yes po, sa lahat po ng gustong mag-aral, kahit na nagtatrabaho tayo, basta kung binigyan kayo ng day off ng amo nyo, then huwag nyo na lang pong gamitin sa gala kasi going productive, wala tayong mapapala sa gala eh. Gamitin na lang natin sa pag-aaral as long as binigyan tayo ng day off. Sayang naman kasi yung time eh. Mm-hmm. Kaya dito na po kayo sa Exa Kuwait, nandito lang po sa Balia. At huwag po kayo mahiya kasi ang mga staff dito hindi po sila katulad ng iba na napapansin natin na medyo sutlada, wala pong ganun dito sa EXA. Thank you naman po sa compliment mo sa amin. Yes po, hindi ka po maiilang kapag pumasok ka po dito, hindi ka po mahihiya kasi lahat sila accommodating talaga. Yes, and so thank you po dyan, ma'am, sana you're welcome po. Ayan, so yun para sa lahat ng mga kababayan natin na gustong mag-enroll, gustong mag-aral habang nagtatrabaho dito sa ibang bansa, no? Huwag po natin sayangin yung panahon, i-grab po natin yung opportunity na, alam mo yun, habang meron pa tayong pagkukuhanan ng ating, lalo na sa financial, di ba? Kasi ito talaga yung number one natin na
nag-struggle mm-hmm. talaga tayo sa financial natin. No? So, mag-learn para sa sarili. Yes. Lahat padala. Yes. Oh. So, yun, bali mag-invest po tayo sa skills, mag-invest tayo sa knowledge natin kasi in the future, magagamit po natin yan pag tayo is mag-apply ng panibagong work or nag-look po kayo ng mas magandang opportunity. Opo. Diba? So, wala naman pong imposible talaga pag tayo is gustong matuto, gustong yes, magkaroon po ng skills, gustong magkaroon ng idea or knowledge. Ayan. So, nandito po yung ICSA. Bukas ICSA po sa inyong lahat. Ayan. So, yan, kahit sino po is pwede pong mag-enroll dito. Ayan. So, yes, yun, kung na-inspire kayo sa kwento ni Ma'am Carla. Ayan. So, si Ma'am Carla is 7 years na natrabaho dito sa Kuwait. Ayan. Pero hindi siya sumuko para magkaroon ng panibagong skills. Yes po, actually, yes. May tutuloy pa ako. Wow. Yes, kasi diba, nag-enroll ka ng HSC. HSC, caregiver po. Pero sa ngayon, magbabakasyon ka muna yan. So, see you sa Pinas. Natabi, surprise yun. Ay, na-surprise pala. Sorry, surprise pala yun. Surprise po yung pag-uwi. Surprise pala yun, sorry. Okay lang. So, ayan, baka sana hindi nila makita. Okay lang. Okay lang. Okay lang po. So, sorry naman. Ayan, so, yun. Yes, so, thank you po, ma'am, sa time na to na yun, senior mo yung kwento mo sa lahat ng ating mga kababayan na makakapanood ng live na to. Ayan, so, yun, maraming salamat and congratulations po. Ayan, so, yun, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ICSA live natin, kwentong ICSA. Ayan, so, yun, ako po muli si Ms. Rochelle ang nagsasabing, ICC, your partner in success. Thank you. Thank you, yes, po. So, congrats. Sorry. Okay lang.